guys! Malapit ang Pasko ngayong kapaskuhan. Sunod-sunod na naman ang mga kainan. At kung sakaling na nanawa na po kayo sa karne, bakit hindi subukang mag-meatless Noche Buena? Part ko yan, ha? Ito, inuumpisahan na din. Sa okay yung meatless Ivana, Noche Buena. Sige na, guys. It's delicious. Ang mga yan, pero mas healthy. Kaya hindi problema kung sakaling ganahan kayo sa pagkain. Isa sa ating titikman, ang relienong boneless bangus na fish, meat at mga gulay ang laman. Ano pang pwedeng pagpilian, love? Yes, may gulay yan sa loob. I love. Gulay pala laman yan. Yay! Ito na nga tsaka sa ating peas. Mga nasa studio peas. At mga nasa kanila mga tahanan, mga kapuso. Kung naghahanap kayo ng option, dahil siguro puro na lang meat, mga kapuso, at gusto nyo ng is delicious. Nahanda ngayong Pasko, mga kapuso, dahil 6 days na lang Pasko na. Nako, eto na nga, ibibida po namin sa inyo ang pwede nyong ihanda sa inyong Noche Buena. Diba? Pwede nyo kayong mag-meatless Noche Buena tulad po ng relienong boneless bangus, mga kapuso. At para ipakita sa atin kung paano ito ginagawa, yes, very generous, mga kasama natin si Miss Joanne Lukban, ang production head po ng pagawaang ito. Good morning, Miss Joanne! Good morning po, Miss Love. Good morning po sa inyong lahat. First time mo, ano? Yes po. Yay! Ito na, ako, mag-enjoy ka dito. Pero kailangan mong ipakita naman sa amin, Miss Joanne, paano ang proseso ng pagawa ng inyong boneless bangus? Una po, sa sariwang isda, kailangan natin tanggalin yung tinig, yung laman ng isda para makuha yung mga tinig. Okay. So, pagkatapos po noon, gaano katagal, Miss Juan, yung pagtanggal sa isang peraso, ha, ng bangus? Opo. Yung tinig, paano katagal? Mga 10 minutes po. 5 to 10 minutes. Katagal pala. Opo. Kasi marami po siyang tinig. Kasi katotoo naman. Opo. Okay. And then, ang susunod natin ay? Pagkuhan po din yung meat ng isda, igigisa po natin siya. Magkikisa ka na. Opo. Ito ang kagandahan na pansin po, Miss Juan, no? Yes po. At ito po yung kulay. Bawang. Diba? Ayan, eh, bawang. Tapos, sa sibuyas, nalagay po natin ng sibuyas. Ayan, eh. Tapos, yun pong meat ng bangus. Ito na po yung tinanggalan okay, natin ng tinik. Okay, ito po. Wala nang ano yan. Wala nang tinik yan. Wala na po itong tinik. Ayan. Wala nang tinik, mga kapuso. Malaya niya siyang mapababa. Opo. Diba? Pagkatapos po natin may ilagay yung meat ng isda. Okay. Lalagay po natin yung mga ingredients, yung bell pepper. Patatas. Uh-huh. Ayan po. Green peas. May carrots pa! Opo, may carrots po. Para healthy tayo. Ayan. Tapos ano itong shot? Pickles po. Pipino, pickles din po yun. Pipino. Galing. At meron pa tayong ano? Patas. Patas po. Siyempre, ang ating pampalasa. Opo, meron tayong asin. Asin. Opo. Paminta. Paminta. Ano yung kalamansi? Ano po, ginamit po yan para doon pag marinate po nung balat ng bangus. Oh, yung galing mga kapuso! Nako, ang kagandahan po nito lang po ating relienong bangus. Pure meat po ng bangus ito, wala pong preservatives. Opo. Yun ang masaya doon, Miss Joanne. Opo, love. Mas healthy po talaga. Totoo, tas pwede kang magpapak talaga, no? Opo, opo. Ayan, mga kapuso, napakaganda. Okay, ang susunod, Miss Joanne, pag naluto na natin. Pagkatapos na po itong lutuin, naigisa na po natin. Ilalagay po natin siya dun sa ating stuffing machine para katulad po ng ginagawa niya ngayon para mas mabilis siyang mailagay dun sa balat ng isda. Miss John, parang familiar sa akin. Ito ba yung ginagawa din para sa mga sausages? Opo. Ayun, ang galing. So, nagawa niya ng paraan para mas mabilis po mailagay yung balat ng isda. At pagkatapos po niyan, paglalagay na po natin. Pagkatapos na po, meron na po siyang stuff, i-roll lang po natin niya sa cornstarch. Bakit po cornstarch? Para po hindi kumakapit doon sa pagprito. Yun pala yung sikreto noon. Akala ko siya magpapakrispy ng balat. After po nitong meron natin doon sa cornstarch, i-prito po natin. Ito na. So, deep fry ito. Sandali, Miss Joanne. Papakita lang natin sa mga kababayan natin. O, sige, Miss Joanne. Pero, Miss Joanne, may stick pala yan? Opo. Para po, kasi po yung ulo niya, pwede kasi matanggal. Ayun! So, para hindi ma-prevent na mapagkaputol niya, kailangan natin siya nilagyan. Pagkaprito, kumbaga, hindi maghiwalay. Opo. Ang galing. Ang daming naisip. Ang daming naisip. So, magpiprito ka. Okay, Miss Joanne. Nako, pag regular days daw, 300 pieces ang inyong nagagawa. Opo. Pero pag ganitong peak season na December, mga kapuso, goodbye ang pahinga. Opo. Dahil 500 pieces po sila kada araw. Opo. Wala at meron po kayong dalawang sizes. Ang size
Opo, yung small. Ay, 340 pesos per piece. Opo. At ang large size, guys, yung large size, pwede po sa 10 taong. 460 pesos ang kada piraso. Okay, Miss Juan, gano'ng katagal bago maluto yan? Ano po, mga 5 to 7 minutes or until makita po natin na golden brown na po yung balat niya, pwede na po natin hanggang. Sa bagay, luto na yung ano yun, yung famous yung palaman no? Kasi parang pinarelate niya, tsaka parang pinakuluan niya. Opo, okay. Mag-isa na po yung laman. Yun, mga kapuso! At syempre, para ibita yun sa inyong mga bisita, tignan nyo naman ang pag-style ang aming mga art dev boys ngayon, ha? Beautiful na beautiful, mga kapuso! Look at that! O, di ba pwede ibita? Tignan natin, konti ha, ito na yung takituhanin natin yung isa. Pero hindi ko po yung susuko lahat, ha? Wala po tayo na konti. Yummy, Ness! Mmm! Ay, may puti siya. Okay lang